On another matter, sususugan ko yung sinabi mo about security kanina. Oh. Anong ikaw galing ka rin sa political clan? Just like the Dutertes, di ba, yes, partner? Ano? Nasanay sa mga bodyguards, sanay sa mga security. Mm. Anong say mo doon na umaabot ng 400? Mm. Yung kanyang security, yung kanyang, ano tawag ni mo doon? Ni VP Sara ka mo. Escort? Oo. Anong tawag mo doon? Security detail. Uh-huh. Ano ba yun? Sobra-sobra ba yun? O kulang pa yun? Kailang man nagdagan sa neto? Kulang pa? Eh, ayoko naman sana mag-comment yan kasi parang ano na ngayon eh. Medyo very sensitive issue. Pero kasi parang nagkaroon ng, itong pag-upo kasi nitong bago administrasyon, yung kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Vice President Sara, nag-organize ng bagong security group, no? Naging Opo. Vice Presidential Security Group, naging VPSG na siya. Kaya nagkaroon na siya ng complement na malaki-laki, no? Na from 80, dati po VPSG, ano, naalala ko, Vice Presidential Security Detachment ang tawag doon. Pero now that it is now a unit or a group, lumaki po siya, no? Sa tingin ko yan ay inaprubahan naman umpisa. So, ano yan eh, nasa, depende sa threat assessment po yan sa ating mga opisyalis po. So, from 80 ata, I think naging 400 siya. Kaya nga. Po. Hindi, so, yung po. Yung issue ata dun, Senator, is yung number. Exactly. No. Is it too big a number yung 400 para sa isang opisyal? Kasi remember, may say ang tao dahil public funds yun eh. Correct. Hindi ho ba? Hmm. Well, siguro pag-uusapan natin itong budget season yan and we will assess yung threat assessment, no? Tatanungin natin ang AFP kasi yan eh. At it's a composite group, no? Yung PNP, meron din po dyan, yung AFP. So, tanungin din natin bakit nagkinakailangan magkaroon ng VPSG, no? From the old VPSD, yung security detachment noon, ay nag-organize sila ng into parang PSG na rin eh. Apo. Na Vice Presidential Security Group. Apo. So, okay. We will try to find out kung ano po ang kanilang rasyonal behind itong pag-organize mas malaking grupo. Apo. Pero Sen, without telling us kung ano yung exact number, ilan po ba ang security detail na ibinibigay sa mga senador kagaya mo? Usually, ano eh, ang binibigyan kami halimbawa ng PNP, no, yung PSPG, yung Police Protection and Security Office ba yun? Ay, tagdalawa yan madalas eh. Yan, depende. Pag meron, ilan? Mas matindi. Tagdalawa po. Ah, dalawa lang. Dalawa. Oh, okay. Oh, alam ko yan yung standard. No? One, kasi alternate, pwedeng alternate yan. One per day or depende sa kanilang shift. No? Pag merong threat naman, o bawa campaign season, nagre-request kami ng additional, bawa tatlo. Kasi nga, araw-araw yon. So, pero usually is only alam ko yung standard is 2. Ayun. Pero depende rin sa threat. Okay. Ayaw mo 400? Mahirap magpakain. Biro mo yun. Cargo mo yun eh. Pakakain mo lang. And then, tsaka can you imagine, partner, Asen, yung 400 mo na detail, susunod sa'yo, bubuntot yan. Pero, ay, hindi naman at any given time nasabay. Pero siyempre may shifting. May shifting talaga. Pero paano mo isi-shifting ang 400? O, divided by 3. Oh, kita mo na. Pero pagkaan yung bubuntot sa'yo yan, kaya ang dami mong convoy, ang dami mong, ang laking gastos. At saka pakakainin mo, sabi niya, di ba, kayo magpapakain, Senator, di ba? Hindi na. Siyempre, minsan pagkasama mo yung ano, bawal, nagtanghalian ka, papakainin mo talaga. Oo, papakainin mo. Tao yun eh, di ba? Pagka hindi mo pinakain, baka lalo kang ilaglag doon. Hindi, as a human being, responsibilidad mong pakainin yun. Decency. Kasama mo sa team yun eh, di ba, Senator? Apo, well, kasi siguro, maybe the rationale sa sabihin, the vice president is the second highest official. Ang presidente siguro, ang PSC, may mga 1,000 plus siguro ang complement. Ay, oo. Eh, kasi iba rin naman yan, PSG yan, no? Kaya siguro, nilakihan din, no, being the second highest official. But we will find out itong, siguro, patanungin natin sa budget season ang rasyonal pa, ba't kailangan mag-organize ang VPSG at the time, no? So, lahat naman yan, alamin natin. Okay. Pero, kanya-kanya rin talaga po yan. Eh. Kanya-kanya, halimbawa, may mga local officials din tayo na napakarami rin pong kasama. No? Eh,
Yung mayor namin dito, grabe ang convoy. Diyos ko. Sabi ko na eh. Sabi ko na, pupunta tayo din eh. So, totoo lang, totoo lang. Pero, di ba, sa kanya-kanya rin. Pero dapat, pwede sa threat assessment po yan. At yung official. Sige. Status siguro. Salamat, Senator JV. Salamat. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Take care, okay? Salamat. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagpapagampalita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.